Once again, yes, can you say your once again your message to Binggit people? Yan, sa mga mahal kong kailan sa Binggit, mas marami pa pong development ang paparating. Nakita niyo po yan? Yan po yung aquatic center natin. Yung aquatic center natin next year, by December next year, matatapos na yan. Doon naman sa tapat, yan, sa tabi ng aquatic center, ay naman. So, wow! Bangal na to is now Benguet Sports Complex. Wow! Will it be bigger than Baguio Montesa Center? Ayoko naman sabihin ko, nakakahiya. Pero siyempre, gagawa na lang tayo, must be better than Baguio. Okay. Diba? But Baguio, kapatid natin yan eh. Mahal din natin yan. So, we will complement each other. So, hindi lang yan ha. Dito pa lang yan sa La Trinidad. Marami pa po tayong bubuksang kalsada. Yung ginawa natin sa Barangay Takadang na binuksan natin yung kalsada, marami pa po. Marami pa ang paparating. Meron pa po akong inaayos na bridge sa may Sablan. So yan pa po ang aasahan natin. Sa infra pa lang yan. Pagdating naman sa public service, yan po ang priority ko. Yung mobile clinic natin i-deliver na sa Benguet sa December. So kailangan ko coordination ni Dr. Governor Melchor de Clas at Benguet State University para patakbuhin yung clinic. At pagkatapos, yung medical maintenance medicine para sa 40,000 senior citizen next year po, ibibigay na po namin yan. Alam niyo saan kukunin? Saan, sir? Sa bawat barangay. Oh. Hindi sila pupunta sa munisipyo, hindi sila pupunta sa Kapitolyo. Sa barangay nila, doon sila kukuha ng kanilang gamot. Kami mismo ang mag-aabot para sigurado yung makarating. Wow. Yung 40,000 senior citizen na yan, that is not enough. But yan lang ang nagkasya sa sweldo ko sa Kongreso. So, ang sweldo ko sa Kongreso, binibili ko yan ng gamot dahil yan para sa tao, para sa taga-Benguet. Dahil kayo naman ang dahilan bakit ako naging congressman dito. Kung hindi tayo binotos ng Benguet, wala rin naman ako sa pwesto. So kung ano man ang meron sa akin sa Kongreso, para dito lahat yan sa mahal nating probinsyang Benguet. Happy Adibay po sa ating lahat. Happy Adibay, Congressman! One more thing, Congressman, since nakikita ko po namin yung involvement mo dito sa Adibay, how can you say that you are one of the eagle in heart? Ay, alam nyo yung pagiging igorot, sabi ko nga, hindi yan sa kapinanganak, ano ang dugo mo. Yan yun sa puso. Tama. Paano ko nasabi? Kasi po, lahat gagawin ko para mapasaya ko po ang mga kailangan kong igorot at ipagtatanggol ko yung mga nagdi-discriminate sa mga igorot. Tulad na lang po nung nangyari dati sa textbook nung panahon ni nung dating sekretary, hindi ngayon. Yes. Ako po yes. Yung isang tumayo at nagalit at pinagsabihan po si sekretary, yung sekretaring dati hindi po si Inday Sara. Opo. Sinabi ko po kung hindi nila tatanggalin yan, magkakaroon po kami ng hearing sa Kongreso at we will file charges. Kasi po, ang mga igorot ko, hindi po kami bagay, hindi kami laruan. Tao po kami, mapagmahal, mabait, masipag, matulungin. Yan po ang nasa puso ko, pusong igorot ko. Yes, ngayon po nakita po namin yung mother ni Bon na ngayon po na pinakita kayong Adibay. Ano po yung involvement niya dito ngayon? Ay, wala. Yung mother ko po, since namatay yung father ko noong March, lagi ko po siyang pinapasyal. Wala. Mahirap po kasi kapag namatay ang kanang kasama po, almost 50 years. So, yung nanay ko po, nagpalaki sa akin, pinaghirapan kami. It's high time. Ako naman ang mag-alaga sa kanya. Kaya kung nasaan man ako, hindi man siya nakapagtapos ng mag-aaral, hindi siya marunong mag-English, I'm very, very proud of her kasi mahal na mahal niya kami, 6 kang magkakapatid, binuhay niya kami, lahat ginawa niya para sa amin. Kaya ako rin, lahat gagawin ko para sa kanya. With all the advocacies po, sir, nakakita niyo po sa buong Benguet, hindi lang po sa buong, pati po sa buong mundo. Ano ba po ba ang we are looking forward to see sa isang congressman Eric Yap? Unang-una, siguro, yung mga proyekto pa natin na darating. At kung makikita niyo advocacy ko tungkol dun sa mga rape na nangyayari, seryoso po ko dun.
magalit na po kung magagalit sa akin ang mga rapists, but it is my duty to protect our children, our women. Hindi po papayag babuin ang pasusin sila, lalong-lalo na ng kadugo nila. Kaya nga po, kung papasyal kayo sa provincial capital, sa capital chain, kesa tuba pa lang, 18 na po nakakulong na rapists. This year lang po yan. Hindi po matatapos ang bilang na yan hanggang hindi sila nauubos. Wala pong namamatay, ha? Nakukulong lang po. So, I will fight para sa mga kailiyang po. Salamat, congressman. Thank you, very much. Salamat sa halfway home, yung halfway home na inilunch nyo, di ba, sir? Bill siya. Pero, sabi ko sa mayo, give me lot. Bigyan nyo ako ng 1,000 square meter na lupa. Lalagyan ko yan ng pondo para malagyan ang halfway house. Upang sa ganun, yung mga biktima ng rape, ma-rehabilitate sila, mabigyan sila ng pagkakataon na mabuhay ng normal, makarecover. Hindi po biro ang pinagdadaanan ng mga biktima ng mga rape. Kaya ako, titingnan nyo bakit very passionate ako dito. Ano ba magiging ko? Politika? Hindi ako makakagain ng politika dito dahil nababawasan ako ng botante. Ang rapist, botante. Ang kamag-anak ng rapist, botante. But I don't care kung ikatalo ko to, kahit hindi nila ako iboto, basta may pakulong ko sila, I have to put a stop sa mga rape na nangyayari dito sa probinsya. We support you all the way, congressman. And may isa kaming tanong. Bakit pinagkakamalang kang OPA dito sa Benguet? Siguro dahil maputi ako. Pero kung tatanungin niyo ko, yung father ko and mother ko was born in Philippines. Father ko Mindoro, mother ko sa Caloocan. Ang pinanganak naman sa China yung lolo ang lola ko. So yung father ko is Filipino citizen, mother ko is Filipino citizen. Ako po, Pinoy. Hindi nga po ako mag-Chinese eh, but sabi ko nga po sa inyo, ang importante sa atin yung pagmamahal sa probinsya. Haanuhin po natin. Di ba, haanuhin natin kung Amerikano ako, kung German ako, kung wala naman ang pagmamahal sa probinsya. Maraming ginawa. Yung nakimportante. Salamat. Yes, that's a man of love. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, lahat ng tanong, maganda, pangit, welcome nyo po yung tanong, sasagutin ko bakit. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Dahil, hindi naman po ito ang hanap buhay ko eh. Hindi ko hanap buhay ang pagiging congressman. Kaya ako pinakita sa nanay ko kung ano ang meron sa Benguet. Kasi siya ang isa sa nagsasabi, anak, pumapayat ka, huwag ka naman. Kasi, syempre, na-stress ka, nahawa siya sa akin bilang anak. Pinakita ko sa kanya ang dahilan kung bakit mahal ko ang Benguet, bakit ako gustong magsilbi pa dahil sa inyo. Maraming salamat. Sobra rin siyang na-touch na sinabi niya sa akin, ngayon mas naiintindihan niya. Thank you so much, congressman. Kung sakaling wala na akong magagawang development dito, hindi ko na mapapagamot yung mga kailangan pagamot sa puso, hindi po kailangan ng eleksyon, ako po magre-resign kung hindi na ako makakatulong. Kasi I'm not here to be a public figure, hindi po. Nandito ako para utusan nyo, para magsilbi sa inyo. Dahil yun po ang trabaho ko. Maraming salamat, congressman. Isa kang inspirasyon sa amin dito sa Benguet. Yes. Happy Adibay po. And kayo po lahat ang inspirasyon ko. Thank you so much.